Errol Spence Jr. matutulad kay Marco Antonio Barrera at Miguel Angel Cotto. Pero bago yan mga tol, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, pakihit mo na ang subscribe button at notification bell at piliin ang all. Salamat! Talagang kaabang-abang na ang nalalapit na bakbakan ng ating pambansang kamausin na Tormani Pacman Pacquiao. Isang buwan na lang kasi mga tol, masisilayan na natin ang ating 8-time world champion na sumampa sa ibabaw ng ring para mabahiran ang undefeated record ng isang Errol Spence Jr. Sa katunayan nga, iniwan muna ni Manny Pacquiao ang magulong politika dito sa Pilipinas upang makapag-focus sa malaking laban na ito nakakaharapin, kung saan napaaga nga ito ng lipad sa US para ipagpatuloy ang isang hard training kasama ang long time world famous coach na si Freddie Rhodes. Talagang makikita natin ang dedikasyon ni Manny Pacquiao na manalo sa laban, sapagkat malaking karangalan ito kung maipapanalo daw niya ang laban. Siya na daw ang kikilalaning GOAT o greatest of all time sa boxing. Kaya walang atubiling pinili ni Manny Pacquiao ang kalabang magpapaangat palalo sa kanyang legasiya. Kaya pinaghahanda ang mabuti ni Manny Pacquiao ang buwan ng August, kung saan tatahimik na naman ang buong mundo sa masasaksihan ng mga tao kung paano durugin ni Manny Pacquiao ang isang batang kampiyon na kinikilalang pound for pound sa kasalukuyan. Bakit ko sinabi na dudurugin ni Manny Pacquiao si Errol Spence Jr.? Ganito kasi yan mga tol. Naaalala nyo ba nung mga kalaban ni Manny Pacquiao si Marco Antonio Barrera at Miguel Angel Cotto, kung saan dinurog ng ating pambato ang pagka-elite fighter ng dalawa? Dito natin makikita na parang hindi napapagod ang isang Manny Pacquiao sa bawat binibitawang mga malalakas na kombinasyon na parang bagyong hindi mapigilan sa sobrang lakas. At dami na mga patama, masalag man ang ibang mga suntok, ay tiyak ay may paparating pa mga suntok na hindi makikita kung saan ang gagaling. Kung kaya't ang corner na mismo ni Marco Antonio Barrera ang umakyat ng ring sa round 11 para ipatigil na ang laban, sapagkat nabubugbog na ng gusto ang fighter nila. Ganito din ang nangyari kay Miguel Angel Cotto, kung saan pinatumba ni Manny Pacquiao sa round 3 at round 4 at nilamog ng gusto ang mukha ni Cotto hanggang sa hindi na kinaya makipagsabayan kay Manny Pacquiao at nagbackpedal na hanggang round 12. Kaya referee na mismo ang nagtigil ng laban sapagkat wala na maipakitang action si Cotto sa ibabaw ng ring. So may nagpapatunay na mga tol na muling magagawa ito ni Manny Pacquiao nang ma-interview itong ka-sparring partner ni Manny Pacquiao na si Arnold Gonzalez. Sinabi kasi nito mga tol na 36 rounds ang ginagawang sparring session ng ating pambansang kamao, kung saan tripling rounds ang training para umabot sa sukdulang 12 rounds na hindi pa napapagod ang isang Manny Pacman Pacquiao. Hindi lang daw basta-basta training ang ginagawa ng ating pambansang kamao, sapagkat bawat sampa ng ring ay todo bigay ang bilis at lakas na pinapakawalan para malaman kung hanggang saan ang limit. Hindi biro ang ganitong training mga tol na hindi kayang gawin ng isang ordinaryong boksingero ang makipagpalitan ng suntok na parang hindi nauubusan ng hininga. Ito kasi talagang pinagtutuunan ng pansin ngayon ng Team Pacquiao, ang maibalik ang stamina at bilis ng mga suntok. Wala kasing nakikitang problema ang Team Pacquiao sa laki ni Errol Spence Jr. sapagkat hindi na bago ang ganitong fighter sa dami na nakasagupa ni Manny Pacquiao na malalaking kalaban, katulad na lang ni Antonio Margarito na mas dihamak na mas malaki at nilabanan pa ni Manny Pacquiao sa timbang na junior middleweight division. Nasa gabi nga ng laban ay tumimbang lang si Manny Pacquiao na 148 pounds, samantala naman si Antonio Margarito ay tumimbang na 168 pounds. Diyan pa lang mga tol, makikita na natin kung gaano kalayo ang agwat ng timbang. Pero nakuha pa makasurvive ni Manny Pacquiao nang tamaan ito ng isang malakas na body shot. Kaya kung sa 147 lang ang paglalabanan, ay kayang-kaya ng isang Manny Pacquiao na tanggapin ang mga suntok sa timbang na ito. Si Danny Garcia na din ang nagpapatunay na sinabi nitong mas malakas sumuntok si Lucas Matisse at pangalawa si Kit Turman kumpara kay Errol Spence Jr. So kung sinasabi ni Danny Garcia na mas malakas pa itong si Lucas Matisse at Kit Turman kay Errol Spence Jr., siguradong kayang-kaya din tanggapin ni Manny Pacquiao ang mga suntok ng isang Errol Spence Jr. sapagkat nakalaban na ni Manny Pacquiao si Matisse at Turman na kinakaya ng ating pambansang kamao ang suntok ng dalawang sinasabi ni Danny Garcia na mas malakas pa sumuntok kay Errol Spence Jr. Kaya dyan palang mga tol, mapapaisip na tayo na kung ano ang kahantungan ng laban sa pagitan ni Manny Pacquiao versus Errol Spence Jr. Kaya sa tingin ko, kung maibabalik nga ni Manny Pacquiao
ang dating stamina nito ay paniguradong may kalalagyan si Errol Spence Jr. at matutulad ito kay Marco Antonio Barrera at Miguel Angel Cotto kung saan technical knockout ang kinantungan ng laban. Kayo mga tol, ano sa palagay nyo? Matutulad ba si Errol Spence Jr. kay Marco Antonio Barrera at Miguel Angel Cotto? Comment nyo lang ang mga opinion nyo para mabasa natin yan. Hanggang dito na lang mga tol at muli. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, pakihit mo na ang subscribe button at notification bell at piliin ang all. Salamat!